So hello mga kanunas, nandito naman po tayo para i-unbox na po finally ang ating vlogging camera. So ngayon po is mag-unboxing na po tayo and of course yung initial impressions ko po and review sa ating EOS Canon 200D DSLR camera. So ngayon po, for our unboxing and first impression, so na-open ko na po siya before and na-check ko na rin po yung mga functionalities niya. So ngayon po, unbox po muna natin siya para po sa inyong lahat. So ngayon po, nung pinurchase ko po siya, the price is from 2.4 naging 1.9 na lang po siya, in SR po yan. So, malaki pong savings and I'm so happy. I'm so glad. I'm so glad po na nakuha ko po siya ng ganong price. So, together with my purchase is yung camera bag. So, meron din po siyang camera bag at meron din po siyang memory card sa loob. At ang memory card po na binigay po nila is 16GB po yung capacity. So, for upon opening the box, so makita po natin ang mga kapapilan at kung ano-ano pong mga papers dito. So, ito po yung memory card. So, after that, yung user manual po na napagkakapal-kapal. Tapos, we have also their promotions, the warranty card, tapos yung mga eklabo. So, marami siyang ka-etching po sa box. So, after that po, mga kanunal, makikita na po natin sa loob ang ating charger. So, ayan po ang ating charger. At ang unit po niya is LCE17E. So, kung gusto po natin bumili ng another battery po. So, maganda po talaga meron tayong access. So, yun po ang yun, LCE17E. So, ayan po ang ating charger. So, syempre, kung merong charger, meron po tayong charging cable. At ang ating battery. So, ayan po ang ating battery, no? That is LPE17. So, kailangan natin extra, lalo na kung meron tayong mahaba-habang vlogging. So, kailangan po, mas maganda po may spare tayo. And of course, ito po yung ating, wala po akong idea talaga sa technicality ng mga camera lens. Nag-start lang po ako mag-check sa YouTube about sa mga functionality ng ating kit lenses. So, pinili ko po talaga ang DSLR kasi M50 po talaga yung gusto ko supposedly. Ang kaso nga lang po, ang mahal-mahal po ng M50 plus the fact na meron pa siya yung parang adapter before mo siya ikakabit sa kanyang lens. So, malaki pong hassle yon. Tapos, yung katumbas po ng price ng kanyang adapter is the same with lenses. So, kaya bumili po ako ng whole body na DSLR at least mas marami kang option for lenses at hindi mo na kailangan bumili ng adapter pa. And when it comes to image quality, according sa mga reviewer naman po, same lang din. So, ito po ang ating lens. This is the kit lens that is 17 to 55 millimeter kit lens. So, na-check ko na rin po siya. Okay naman po yung quality ng mga images nito at meron na rin siyang magandang bokeh effect kapag kumuha po tayo ng video. So, ayan po yung cover niya. Ayan po ang ating lens. Tapos po, and finally po, ang ating body, ng ating camera, which is the EOS 200D. And I'm very, very happy po talaga. Hindi lang halon, no? Pero ang saya-saya ko po talaga sa aking bagong camera. Actually, this is my first DSLR camera. Before, I'm hesitant kasi nga po, kaya na rin, capable na rin po yung mga cellphones natin kumuha ng magagandang shot. Especially, I have here S7. Tapos yung iPhone din, okay din naman po siya for taking picture. Pero, nung binili ko po ang DSLR at na-check ko po yung quality ng image, iba. Talagang pang malakasan po ang labanan po pagka naka-DSLR. At yung image quality po talaga is superb. Kaya if ever you wanted to have or to produce better quality ng image and videos, so better po talaga bibili po tayo ng DSLR, which the main function is to take videos and photos. So ngayon po, i-set up po natin ang ating camera. So ngayon, pagkakabit-kabitin po natin ang body sa ating lens. So yan, tanggalin po natin ang kanyang takip. So ang peg niya po ganyan. So i-connect lang po natin, no?
So I just wanted to also to, oh my gosh, oh my god, ay pa ganun pala, pa ben, pa right, pa right rotation. So ayan na siya, ayan na po. So ayan po ang ating Kenroot camera 200D. Ayan, akala nyo malaki yan, ang liit lang po nyan, tingnan yung kamay ko. Oh, ganyan lang po ang peg niyan. Sobrang liit, sobrang light. Unlike yung mga before na DSLR po, ito po napakagaan. Napaka, sobrang gaan. At maliit lang siya. Medyo bulky lang sa lens, pero okay na po siya. Portable na, portable na po siya. So, ilagay na po natin ang ating battery. Ang have na capability ng camera na ito. So, ayan. So, i-turn on lang po natin. No? Turn on. Ito pa yung mga function natin. Ang dami niya pong dials and chururut. Marami po siyang chururut dials. So, ayan po. So, i-on na po natin ang ating camera. So, naka-on na siya. So, ngayon, open natin ang screen. So, ayan. I-on na po natin at ito po ang makikita natin sa viewfinder. Easy mode po siya. So, meron easy mode, meron professional mode. Depende po sa inyong mood, charot. Depende po sa inyong photography capability or photography capability. So, ako po ay beginner. Walang ka-idea. So, YouTube lang ang peg para malaman ang mga Kenroot ng camera na ito. So, ayan po ang ating Canon 200D. So, ayan po siya. Ating Canon 200. Canon 200D. So, ngayon po ay pag-usapan naman po natin ang mga special specification po ng camera na ito. So, meron po itong 24.2 CMOS sensor. So, CMOS stands for Complementary Metal Oxide Sensor. So, with regards to the deeper meaning niyan, so, consult na lang po natin si Google. Tapos, with regards, yung 24.2 megapixel, mga kanonal, is enough na po yan para mag-provide sa atin ng magandang image, whether enlarge natin ang ating photo. So, okay na po ang 24.2 megapixel sa ating videos and sa ating pong mga images. Tapos, aside from that, meron din po siyang ISO which averaging from 12,800 to 25,600. So, ang function naman po ng ISO, so pag medyo madilim, for example, hapon, gusto nyo mag-take ng picture, so para po maging clear ang background, twitch nyo lang po ang ISO higher. So, the higher ang ating pong ISO, mas maliwanag po yan. Ngunit, ang downside po yan, the highest we level our ISO po, so mas maraming pong noise. So, ang ating pong image, hindi po maganda kasi nga meron siyang parang mga dust yung noise po. Alam niyo na po yan kung ano yung mga noise na. Kaya meron na din tayong tinatawag sa ibang mga DSLR na noise reduction para maging mas apulido ang ating image. So, in reverse, the lower the ISO, mas darker naman po ang mapuproduce nating image. So, aside from that, meron din po itong 5.0 frames per second. Yung mga frames per second naman po, yan naman po yung nagdi-dictate ng clearer image when it comes to taking picture. Yung mga PD-like objects or sport shots. So, true megapixel, the higher the megapixel, mas clear po ang mag-create nating image when it comes to taking picture. For example, running people, running cars, or falling leaves, or like in sports shots sa mga basketball games. So, if you wanted to capture the moves ng ating mga idol na mga basketball players, so we need to twitch our frames per second po to provide us beautiful image taking picture with that moving Chenibu object. So, aside from that, meron din po tayong dual autofocus. Napaka-importante po ng dual autofocus nowadays, no? So, ang dual autofocus po, ito po yung ang functionality ng ating camera na mag-focus po. So, since dual autofocus, mas mabilis po ang kanyang, for example, yan. So, nakikita nyo yan. So, punta tayo sa image. So, ayan. For example, dual pixel autofocus. Punta tayo sa video. So, ayan. Nakikita po natin, no?
Yan. Meron siyang parang ano dyan, sensor, yung square na yan. So, na mas mabilis niya pong na didetect yung ano po, yan, for example. Mas mabilis niya pong na-detect yung mukha natin, at pag meron po tayong ihaharap sa camera or sa sensor niya, sa lens niya na object, mabilis niya pong na-focus ang object na yon or ang ating face. So, magandang functionality po ang dual pixel, na po sa mga vlogger, tsaka yung mga mabibilis na transition ng mga images or transition ng ating mga ginagawa. So, if we are transitioning like this and like that, so kayang capable na capable po ang camera na ito na i-focus kayo ng bonggang-bongga. So, ngayon po, ang next one is yung tiltable screen. So, ayan po. Tiltable screen, varying LCD angle. So, marami po siyang angle. So, ang peg niya po, may ganyan. So, pag ganyan po, maganda yan. Pagka ikikip nyo na, so, mapoprotektahan nyo po yung screen. Tapos, meron din po siyang ganyan. Slight lang. Kapag magti-take ng picture sa ganyan, sa gilid or whatever. So, pwede mo siyang igalaw-galaw. Para maka, for example, ganyan po. So, magti-take ka ng picture sa side na yon. So, iti-tilt mo lang siya para mas easy po and convenient po para sa inyo. So, pag sa taas naman po kayo magti-take ng picture, igaganyan nyo lang po. So, you don't need to have a yung positioning po na talagang nakakasakit ng ating mga kasukasuhan. So, ayan po ang pinakamagandang functionality ng tiltable screen. So, ngayon po, for vlogger naman po, ito po ang pinakamagandang position for vlogging. At least, when you are taking picture po, nakikita nyo po ng bonggang-bongga ang inyong sarili. Whether, ano ba, putol ba yung ulo? Naputol ba yung ulo? Kasi minsan, pagka hindi natin na-frame ng maayos, is either hanggang dyan lang or noo lang nakikita. Minsan naman sobrang gilid, so napaka-useful po ng tiltable screen. At least alam mong nasa tamang lugar ka. So maganda po ang inyong pagbablog kasi nasa gitna po kayo, wala po kayo sa ulo, sa ibabaw. So ayan po ang kagandahan. And the best of all po is yung wifi and NFC capability. So, in this kind of functionality po, mga kanunan, hindi na po natin kailangan ng mga cords or yung mga USB transferring to transfer our file from one device to another. To NFC and Wi-Fi technology, easy na po ang ating pag-transfer ng file. Pero po, pag malalaki po yung mga size, syempre, it takes time po talaga to transfer the file. Pero okay na okay po, mas bonga-bonga. Kesa po may card reader pa, so hassle pa, remove the memory card peg, isalpak natin sa ating reader, tapos isalpak na naman natin sa ating computer. Tapos ang pinakamasakla, pag wala pa po tayong laptop, so adapter na naman para po sa ating mga iPad. So napakalaki pong inconvenience. So ngayon po, through this wireless technology, hindi po kailangan siya ng actual wireless function from your network, no? So meron siyang wireless button here. I-press nyo lang po yan at magkakaroon na siya ng parang IP address on some sort of that. I-connect nyo lang po ang inyong cellphone or laptops and iPads. So, gagawin nyo lang po siyang parang kumonect lang po kayo sa Wi-Fi, tapos i-connect nyo po siya sa inyong camera, and then matatransfer na po yung file natin ng mabilisan. And isa pa pong malaking additional po dyan is kaya po natin kontrolin ang atin pong camera through our phone because of this wireless technology. Sa DSLR na ito, pwede nyo po siyang you can control it video and yung photo. So, napaka-convenient po talaga ng NFC and wireless technology. So, ayan po, mga kanunan. So, I'm very, very happy po sa aking purchase at sa aking bagong vlogging camera po. And sana po, meron po kayong natutunan sa aking experience or sa aking pag-share na aking bagong camera. So, advice ko lang po sa inyo, ito po ay napakaganda na pong vlogging camera for beginners. Hindi naman po tayo videographer. Hindi naman po tayo gagawa ng mga movies. So, nagbablog lang. Cellphone nga, pwede na. So, ito, malaking upgrade na po para po sa inyong mga content. So, sa inyo guys, maraming salamat po sa pagsubaybay and sa suporta po sa aking channel na I Am Arnie. So, hanggang dito na lang po
See you po sa next episode. Thank you so much, mga kananal. Magandang araw sa inyo. Love you all. Bye, bye, bye. This is our Canon 200D.